Hey guys, what's up? This is Teejay, Marquez again. And today, as I promised, bibigyan ko kayo ng update sa aking ginawang gynecomastia surgery. Sa mga hindi nakakaala, what is gynecomastia? Ito yung tinatawag natin na man boobs. Kumbaga sa mga guys, hindi ko alam na common problem pala to. Ako nagulat din ako na ganun pala yung condition ko. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinolusyonan ko kaagad at pinatanggal ko kaagad yung gynecomastia ko. So, eto na guys. First time ko pa lang ipapakita. So, eto yung nangyari sa operation. Ayan, yan. Yan, nakikita nyo ba guys? Eto na yung na-operahan ako. And, excited na ba kayo kung ano yung natanggal? Ha? Ako, guys, sobrang nabigla. Pero, gusto ko na siyempre makita nyo kung ano to. Kaya naman, eto na siya. See? Really, diba? Ang laki. I mean, mas malaki yung sa right side, but yung sa left side medyo konti lang. Pero, guys, hindi ko alam na meron akong ganyan. Super weird, but super sarap sa pakiramdam na feeling ko natanggal yung parang bigat, natanggal yung parang awkwardness, at saka yung feeling ko kasi, guys, hindi ko alam kung naiintindihan nyo sa sinabi ko sa first vlog ko, pag nahahawakan kasi sa natatamaan, masakit, sensitive. So, doon ako natakot. So, ngayon, wala na akong nararamdaman. Siyempre, meron pa rin dahil na-operahan, but yung feeling na sensitive, wala na. So, nakita nyo na guys. Sorry sa mga kumakain, sorry sa lahat, but I think gusto ko na talaga i-share sa inyo. Hopefully, hindi kayo na-awkward or the weird one, but yeah, yun talaga yung natanggal sa akin. Ano bang nangyari ngayon sa akin after my surgery? After 24 hours, okay naman ako, maganda naman yung pakiramdam ko, and yung mga sumunod na araw hanggang ngayon, mas umokay. Meron siyempreng downtime. Like, on my second and third day, ito yun, medyo, as you can see, medyo mayroong mga pasa. Dahil siyempre, kaya naman daw nagkapasayan, sabi ni Doc, eh siyempre, nabugbog yan since nagkaroon ng operation. And siyempre, habang tinatanggal yung tissue, may mga natatamaan din siyempreng ibang parts ng skin or ng muscle. Kaya normal naman daw yan. Eto guys, as you can see, I'm wearing this one. Eto yung tinatawag girdle daw to, para siyang girdle. Diba sa mga ano sa chan dito? Pero eto kasi, girdle sa buong katawan, sa, mostly sa chest. Para dahil since nagtanggal ng laman, yung skin mo na loose, so kailangan makompress, kailangan maipit. So, kailangan gamitin ko daw to 1 month onwards, kung feeling ko okay na, gusto ko na yung pagkasikip niya ng balat ko ulit ng katawan ko, okay. But kung gusto mo na mas magandang result, mas maganda, mas matagal mo itong gamitin, at least mas humigpit talaga at saka hindi mag-loosen yung skin. Well, syempre gusto ko rin naman mag-tight yung skin ko at saka mas humigpit yung kapit ng balat ko ulit. Kaya hindi ko siya tinatanggal. Kaya everyday, and lahat ng ginagawa ko, lahat ng suot ko, may suot akong ganito. So, mga nagtatanong kung mainit siya, siguro makakasanayan niyo din. Pero hindi siya ganun kainit. Surprisingly, hindi siya ganun kainit, kaya makakaya niyo naman siya. Pag hindi naman to, pag wala kayo neto, mayroon tinatawag na yung bandage. Like ito, ito yun. This one. Sorry guys, kakahubad ko lang. Yan. Ito yun. Alam niyo naman ito, di ba yung binabalot? Yan, ganyan. So, binabalot yan para mahigpitan din kung wala kayong ganito. But, with my doctor, meron na siyang talagang binibigay sa mga patients niya na ganito. Kaya, wala kang problema. But since binibigyan pa rin na ito for safety, kung hindi mo masusoto or nilaban mo or anything, you can use this one. Ayun, so, nakita nyo kanina medyo basa, but today medyo nawala na siya. And, syempre, bigyan ko na kayo ng update, kaya makita ko na rin. Kasi, gusto kong malaman nyo na I'm okay. And I'm really thankful sa lahat ng mga nagme-message sa akin, sa lahat ng mga concern at nag-pray para sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And, sa totoo lang po, nakakatuwa na talagang madami po talagang nag-wish na sana maging okay po ako. And, opo, okay po ako. At ito po ay isa sa napakagandang decision na nagawa ko. Kasi, I know na kung hindi ko ito papansinin, tapos parang natatakot kasi ako, forever ko siya dadalhin. Ngayon, since nagawa na ng solusyon,
yung takot ko na patingin siya kasi akala ko kung anong meron. At least, di ba, maganda naman yung naging resulta, hindi siya ganun kadelikado. As of now, eto na po siya. Kaya, sorry guys, medyo matagal yan. Rated SPG. Pa! Yeah! Yan po. Ayan, ayan na siya. Medyo okay na po. Nawala na yung mga pasa-pasa niya, guys. Ayan. Sorry po, mataba ah. Kasi hindi pa ako makapag-workout at kain lang ako ng kain. Actually, ganito naman talaga yung mataba ko, sorry. Mataba naman talaga. Yun, super masarap na sa pakiramdam. And hindi na siya ganun kalaki. Mas naramdaman ko na muscle na siya. Nakahawakan ko na siya. Kailangan lang daw i-massage para daw hindi daw magtumigas. But yeah, meron lang bandage kasi syempre meron pa rin stitches na tinanggal dito. Tinanggal na yung stitches dito sa my nipple area. And ayun, medyo okay na. Ayan, may mga konting mga parang itim-itim na lang from yung sa mga pasa dati. Ito, makita ko ulit sa inyo yung before yan. Yan yung itsura niya dati. Ayan, yan. Nakikita niyo naman siguro, guys. Yan. And ito na siya ngayon. Yeah, medyo normal na. So, yun. Anyway, guys, maraming mga nagtatanong kung bakit ako nag-post ng vlog about this. You know what? My main objective kung bakit ako nag-post ng vlog about gynecomastia is to give awareness. Well, I'm so happy ko alam nyo lang kasi ang dami kong nare-receive na feedbacks from individuals na nagkakaroon din ng ganitong condition. Pakiramdam ko na in my own little way na nakakatulong ako, it feels good. So, that's it, guys. Dito na magtatapos yung aking vlog about gynecomastia. Well, hindi pa talaga ito talaga totally healed kasi sabi ni Doc, it will take 6 months. Don't worry, after few months, pag talaga lumabas na yung final result, I will give you another update about it. So, that will be all. I'm super happy and very thankful sa inyo, guys. Sana lahat relax na din. Huwag na po kayo mag-alala. Maraming salamat po again. Anyway, guys, kaya ko na itaas. Yeah. Bye-bye, guys!